What's up mga ka-vags? Welcome back to my YouTube channel. This is Baklang Queen, ang baklang maharot. Pero walang nangaharot. And today's videos guys, tuturuan ko kayo gumawa ng kilay step by step. So, syempre, mag-start ako using this Elmer's glue para makabur po ang aking eyebrows. Usually, yun talagang ginagawa ko. As you can see naman, guys, yung kilay ko, yung brows ko, et sobrang nipis and basag talaga siya. So, kailangan ko siyang i-cover ng glue para po makapag-create tayo ng panibagaw nating kilay. So, makabur lang po. Gaganyan lang po natin siya. Yan. Ay! Can cover lang ako ng aking brows guys. So dapat may ganito tayong brush sa bahay or yung floppy brush o yung ganitong klaseng brush, pwede nyo gamitan yun guys. Kung sakaling magbubura lang kayo ng kilay. So babrush up natin siya pataas. That one, ganyan. Para mag-flat siya mga becks. Using Elmer's glue, diba? Para ma-brush up mo siya pataas. Yeah. So, dapat meron kang powder na pang-cover sa kanya. Any powder, guys, pwede nyong gamitin. Translucent powder na pwede nating pang-cover. Ayan. So, hindi na natin siya ikakabay ng usto kasi nga kilay lang naman ang gagawin natin for today. Mga sisi. Ayan. So, ayan. Kuha ka ng brush and brush mo yung sa mobra. Maglagay ako ng konting foundation guys, kasi nalagyan ko siya. Kabilaan mga sis. Ayan. O, diba? Parang nakabar na siya. Pero usually, pag kayo gusto nyo gumawa na sa inyo, nakabar, nakabar, pwede nyo pang dalawang patong, tatlong patong ng glue. Depende sa inyo mga ka-fox. So, ang gagamitin kong palette para mag-create ako ng kilay, this one is from Beauty Glaze Girl, use me. Kukunin natin yung mga shades na dark shades. So, yung pwede talaga pang kilay. This one, this two. Ayan, yan yung dalawa na yan. Kukunin natin siya para kilay. So, kukuha ako ng angled brush para yun ang ginagamit ko usually sa pagkikilay ko. Where's my angled brush? Angled brush. This one guys, yan yung ganitong klase. Ayan, na angled brush. Yan ang ginagamit ko pang kilay. So, kunin natin yung tinuro ko kayo ng shades. Then, usually nag-start ako dito sa part na to. Naglaline ako. Ayan. Ayan. Line ako sa baba. Mga guys, mga kabakla gawin natin. Mag-line tayo dito sa baba. Ayan. Ayan. Line. Halimbawa nakaline na tayo ng ganyan. So, pwede mo namang sundan ng line dito sa taas. Ayan, ganyan. Usually, ako dito talaga sa gitna. Gitna lang naglalay. Start ng line. Pag nakaline ka ng ganyan, ibababa mo na siya. Gagawa ka na ng gusto mong shape ng kilay mo. So, ayan. Baba mo na siya. Ganyan. Ayan. O, diba? Ganyan na siya, mga kabak. So, pwede mo na natin siyang lagyan yung ibabaw. Yan, yung dito, yan. Pwede na natin siyang lagyan ng powder. Huwag kayo matakot maglagay ng mga powder or pangkilay. Kasi if ever na may lumampas naman dyan, kasi makakat naman natin yan siya using the foundation or concealer na gagamitin ninyo. It's depend on nyo kung anong gamitin nyo. Magpo-foundation ba kayo or concealer sa pangkat ng ating eyebrows. So, ayan. So, diretso na ako dito sa line. Para may konting, ano. Yan, diba? So, sa kabila naman. Ganun din, start ako ulit dito. Ayan. Yan, mga kawasak. Mga kavaks, ganyan.
So actually hindi naman ako masyadong magaling sa pagkikilay. Marunong lang din talaga ako. So practice lang talaga tayo. Yun ang tanging paraan para matuto tayo sa pagkikilay. Practice, practice. Huwag magsawa. Alam mo yun. Kasi pa nagsawa ka, mahirap. Mahirap na. Ayan. So, kukulayan na rin natin siya, mga babe. Mga kavakla, mga kawasak. Kukulayan na natin siya, mga wasak. Ayan. Shadow part na. Ay, Chet. Ayan. Yan ang kilay ko na, mga babe. So, kung hindi ka pa kontento sa kulay niya or sa ano niya, pwede mo pang i-dark yan, mga sis. Pwede mo pang tapangan pa yung kulay. Depende sa iyo kung anong gusto mong tapang ng kilay mo, babe. Ayan. Nakilay na natin siya. Nakapagawa na tayo ng kilay, mga sis. Ayan, mga bex. So, kuha ka ng foundation or concealer. Pag concealer kasi medyo light yung kulay or yung gusto mo yung pag-shape ng kilay mo kasing kulay lang din ang foundation or what, pwede kang gumamit ng foundation na ginamit mo kanina. Na ginamit natin kanina para ikat yung mga lumampas na, I mean, para linisin natin yung mga sobra. So, ito rin yung ginamit kong foundation. So, kuha tayo ng konti. Alam mo naman. Ayan. So, ganitong brush. Any brush na pwede nyo pang cut. Ayan. So, careful pagdating sa mga ganitong part. Ganitong parte. Ayan, nasa CS. Sa kabila din. Ayan, kung gusto niya namang sa taas din, linisin din. So, pwede natin din maglagay dyan. Ayan, ganyan. That part. So, para makita talaga yung ganda ng kilay mo kung gusto mong lagyan. So, pwede naman, nasa sayo naman. Pero ako minsan, pa nagagawa ako ng makeup look. So, hindi ko na masyado siyang napapansin or nalalagyan dito ng foundation or concealer. Ganyan yung kilay na ginagawa ko, mga babe. So, sana yung brush kanina. So, i-brush natin ito pa ganon para hindi masyadong OA yung nalagay nating foundation. Ayan. So, kung gusto natin ma-intense talaga siya, kung gusto natin siya maging palaban talaga, mga kawax, yung kilay. So, kulayan mo lang, babe. Intense mo lang yung kulay. Gawin mo lang palaban yung kulay niya. Huwag kang matakot. Na maging palaban ang kilay mo. Ayan. So, kung gusto niyong magdagdagan ng mga balahibo-balahibo, kaya may yung ano nyo, kumuha kayo ng medyo kahit anong brown color, kaya may eclabouche na pwede nyo gamitin. Ganon, sisi. Sa buhok-buhok na gusto mong gawin. Ganyan, mga babe. Yan. So, okay na yan. Tapos na yan ng ating kilay. Pwede na yan pang rampa. Pwede na pang aura kung saan-saan. So, diba? Pwede na siya pang panggora. Kahit saan. So, put powder. You know. Actually, nilagyan ko siya ng powder para maset yung concealer na ginamit natin.
Powder. Ayan. So, kung gusto nyo ma-highlight yung junk part, kuha kayo ng highlighter na pwede nyo ilagay. Halimbawa, ito, this one. This one of my favorite This one of my favorite highlighter. So, ayan. Let's start again, mga Bex. So, i-highlight natin siya dahil. You need to highlight this part, so. So, ganyan. Kinalabasan. Ng ating kilay. So, yan na mga Bex, ang aking kilay. And, mag kung gusto nyo mag-foundation, foundation na kayo. Usually, ginagamit ko pang foundation is brush instead ng beauty blender kasi medyo marami yung kapit sa akin ng foundation o madami yung nilalagay na foundation sa mukha ko instead na yung beauty blender ang gamitin natin. So, depende naman sa inyo kung paano kayo gumawa. But this is my tricks. And then, sana nagustuhan nyo ang aking step-by-step na paggawa ng aking eyebrows. So, napapansin nyo, tinaas ko siya kasi nga medyo malaki talaga ang ating landingan ng aeroplano. So, hope you like it mga kabakla. And see you next to my video. And don't forget to subscribe, comment kung ano pa pong gusto nyong gawin natin. Then, this is my eyebrows mga kabex. Once again, thank you so much for all your support. Love you.